Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon po maglilinis po ako ng aking hamster cage. Papakita ko po sa inyo kung paano po ako maglinis ng aking hamster cage. Yan guys, una mo mong ginagawa yan. Pinubukod ko po yung hindi nila naihian na kusot. Kusot po tawag dito guys sa mga kawikay na to. Then, yung may ihi po, yan po muna una kong tatanggalin. Hindi po ako nagtatanggal ng 100% ng kusot guys kasi naamoy po nila para ma-identify nila na kanila po yung teritoryo na yan. Yan. Muna akong ginagawa yan. May mga dumi-dumi, may mga ano po nila yan guys. Pero mamaya tanggalin ko rin po yan guys. Yan. Tanggalin. Tanggalin po natin yung may mga ihi. Kasi mapanghi po yan guys. Ako po guys, tatlong beses isang buwan ako nagpapalit ng pinaka-bedding. Yan guys, nag-i-spray po ako ng tubig na may halong Zone Rocks para pumatanggal yung panghi or yung mga kung anong mga bakterya nandyan. Yan, gagamit po ako niyan. Yan guys, tingnan nyo sa ilalim ang dayang dumi. Yan, linisin ko po muna ito. Yan. Ito po guys, ginagamit ko pa mga pangkulkol. Ano yata to, binili ko po to guys. Ilang beses na ako nakabiling ganito kasi kinakalawang. Pasensya na po't makalawang pa din. Ayan guys, nakikita nyo, merong dumi sa ilalim. Tatanggalin po natin yan. Ayan. Kailangan walang dumi yung ating ihahalo dun sa bagong pinaka-bedding niya. Ayan guys. Yung dumi, itatapon po natin yan. Pwede pong gawing fertilizer guys, yung dumi nila. Kasi ako nilalagay ko sa mga halaman na ano. Mga namumulaklak ng halaman. Hinihalo ko sa lupa. Yan. So, ito na guys yung aking ilalagay sa bago kong kusot. Yan. Ihaluan ko na lang po guys. Tatapon ko na guys. So guys, ito yung binibili kong panglagay sa kanila na kusot. Yan. Imported po to. Pero mas gusto ko yung dito sa atin. Dito sa atin yung gawa sa Palutena po ba yun? Ito po, hindi ko po alam kung anong kahoy po to. Pero madalas ito yung binibili ko kasi yung dito sa atin, madalas ano, out of stock. Kaya ito madali lang mabili sa pet shop. Kahit saan pet shop meron. 1 kilo na siya guys. Ayan, maliliit siya guys. O, kung makikita nyo, mapapansin nyo, maliliit siya. Mas gusto ko yung dito sa atin kasi hindi ganito guys. Parang kulang na lang maging powder. Tsaka medyo maano siya, madust. Ayan, ito yung sa atin na bibili. Ito yung doon yung luma ko. Ayan, makita nyo guys yung difference. Ayan, mas gusto ko yung dito sa atin. Kaso lang, yun nga po, laging out of stock. Ayan, ihalo ko na lang po dito guys. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo guys, hindi ako ganun kadami maglagay ng kusot. Sakto lang, yung tama lang na mayroong bidding. Kasi guys, mahal ang kusot guys. Ang dami kong cages. So, mamumulubi ako guys. Kaya sakto lang guys. Pero pagka sa dwarf po guys, medyo kailangan po talaga medyo makapal po yung pinaka-bidding. Kasi pumapailalim po talaga sila dyan sa ilalim ng pinaka-kusot guys. So, yun guys. Mahal po kasi ang kusot. So guys, ito po yung new look ng cage ko. Nagpagawa po ako ng pinaka-hideout nila yan. And then, meron na pong sandbat. Pang-sandbat nila po guys. Yan. Pansin niyo yes, dalawa yan sila dyan sa kanilang cage. Parang napalaki po yung hideout ko guys. Pero before guys, marami po akong DIY na pinaka-hideout nila yung made of popsicle stick. Pero guys, huwag nyo nang itry guys. Magsasayang lang yan ng pera guys. Kasi wasak-wasak guys, 1 week lang po guys, naku, ngangat-ngatin lang po nila yan. Yun guys, then meron din po akong DIY dati na plastic, yun, ngangat-ngatin po. Pero ito, tingin ko hindi lang mangangin kasi makapal po siya. Tingin ko lang, sana tumagal. Yun guys, enjoy sila sa pagkain niya. Yun guys, dalawa na lang po sila dito sa isang cage kasi yung mga kasamahan nila nasa pet shop na po. Hindi po yan sila magkapatid guys, magka-age lang po sila, kaya yan, magkasinlaki sila, yan.
Ayun guys, may mga sulat po yung mga cages ko kung saan sila galing pala. Tandaan ko po yan. Ako lang po nakakaalam kung ano po ibig sabihin yan. So, yun guys. So, nagsasunbat. Hindi ko po alam kung nagsasunbat siya or gusto niya itago yung kanyang pagkain dyan sa ilalim ng sun. Ayun, oh. So, guys, yun yung mga suggestion nyo sa comments. Maraming salamat po guys. So, alam niya kung gaano po ako kasaya na marami po akong natututunan sa mga comments nyo guys. Sobra akong napakasaya guys, kung alam nyo lang. Yun guys, marami salamat po mula sa puso ko and lagi kong pinagdadasal po lahat ng mga nagsusubscribe, nagko-comment po sa akin. Yun guys, salamat po, marami salamat. Ito po guys yung brand na binili ko online, Batting Sand. Yan po guys. So ito pa guys, isa kong cage. Ayan, meron ding Batting Sand din. Meron ding pinaka-hideout kung saan sila magre-rest, matutulog guys. Ayan guys, nag-enjoy sila. So ito pa guys, yung isa kong cage. Ayan, maliit na po yung bye-bye. Sakto lang sa kanila guys. Ito po yung mga mail ko. Ayan, nasa taas siya. Yung tungkol nga pala dito sa wild guys, sabi nila baka daw mapilayan or mabalian ng buto or ano guys. Sanay po sila guys ditong maglaro. Sa tagal-tagal ko pong gamit to, wala pa akong na-encounter na mayroon sa kanilang napilayan or nabalian ng paa. Siguro kasi guys, maliit pa lang sila, gamit-gamit na nila guys, kumbaga nakasanayan na nila guys. Kasi sa totoo lang guys, nakagamit na rin po ako ng plastic and then yung kahoy guys. Kaso lang guys, ningangat-ngat nila guys, nauubos. So, dito na lang po ako guys, kasi hindi ko naman nakikitaan na may napipilay sa kanila or na aksidente dahil dito. Kumbaga, kabisado nilang gamitin. Yun guys. Pero thank you, maraming salamat po sa mga concern nyo guys. Kung alam nyo kung gaano kasaya, masaya-masaya po ako sa mga comments. So guys, ito po yung aking mga mail, cage ng mga mail, panay mail. Ito naman po yung mga female na mga babies. Ayan po mga sulat, yan po yung mga pinagmula nila guys. Ako lang nakakalam yan guys. Ayan. Hindi po yan sila magkakapatid guys ha. Guys, maraming salamat po guys sa inyong panonood. And so much appreciated po yung mga comments nyo. Maraming salamat po guys. And God bless you all. Keep safe everyone guys. Thank you.